Magandang araw mga tol, breaking news muna tayo sa katatapos na laban ni Terence Crawford versus David Abanesian. Muling nagtagumpay si Terence Crawford, tinapos lang niya si David Abanesian via knockout sa round 6. Isang right hook lang ang tumama kay David Abanesian tapos na agad ang laban. Sa unang round, relax muna si Crawford, parang hindi pa niya binibigay ang 100% na lakas. Pinabayaan lang niya muna si Abanesian na banat ng banat, hanggang nakita ni Crawford kung saan patamaan ng malinis si Abanesian. Pagpasok ng round 4, 5 and 6, dito na kinamada ni Crawford, nagbibitaw ng magagaan na suntok sabay biglang malakas na sisingit sa katawan ni Abanesian. Hanggang pagpasok ng round 6, dito na tinamaan ng malakas na right hook si Abanesian. Nakipagsabayan kasi kay Crawford kaya nakatikim ng solid. Tumbagad si Abanesian at hindi na nakabangon, bulagtang inabot ng wala sa oras. Ito ang pangpitong panalo ni Crawford sa welterweight division. Lahat ng panalo niya natapos sa stoppage. Mula kay Jeff Horn hanggang kay David Abanesian, winasak lahat ni Crawford ang kalaban sa welterweight. May bagong kartada ngayon na 39 wins, 30 KOs, walang talo. Ngayon tinanong si Crawford mga tol kung gusto niya isunod si Errol Spence. Sinabi naman ni Crawford ito talaga ang target niya ngayon matapos makuha ang $10 million kontra Abanesian. Pero binabatikos pa rin ngayon si Crawford mga tol dahil low level fighter umano ang mga kalaban. Sa ibang balita naman, Teofimo Lopez versus Sandor Martin. Maganda rin ang naging bakbakan. Nahirapan si Teofimo Lopez dahil nakatikim ito ng isang knockdown sa round 2. Binilangan siya ng referee. Pagdating ng round 7, nadapa ulit si Lopez, ngunit hindi na siya binilangan ng referee. Pero nakita sa replay mga tol na may tumamang suntok bago dumapa si Lopez. Umabot ang bakbakan hanggang 10 rounds. Magandang pinakitang performance ni Sandor Martin. Kaya natapos ito sa split decision. Akala ni Sandor Martin panalo na siya sa laban, ngunit pagdating sa hurado, binigay kay Teofimo Lopez ang panalo via split decision. Kung dito pa lang kay Sandor Martin nahirapan agad si Lopez, paano na lang kung nakalaban niya si Josh Taylor na may lakas, mabilis at matangkad. Si Josh Taylor pa naman ang inahamon ngayon ni Teofimo Lopez. Pero marami ang nagsasabi na maganda itapat muna si Lopez kay Regis Prograis. Ito ang bagong WBC Junior Welterweight Champion. May bagong kartada ngayon si Lopez na 17 wins, 13 KOs, may isang talo. Sa ibang balita naman, Unified Welterweight Champion Errol Spence nasangkot na naman sa isang car accident sa Dallas, USA. Ayon sa payag ni Errol Spence, binangga ang sasakyan niya ng isang underage na bata, 14 ang edad. Passing through red light umano ang bata at dumiretso sa sasakyan ni Errol Spence. Mabilis daw ang takbo ng batang driver kaya malakas ang pagkasalpok sa sasakyan ni Errol Spence. Ngayon iniinda ni Spence ang isang paa, masakit daw ang isang legs niya dahil sa aksidente. Mukhang lapitin ng isang car accident itong si Errol Spence. Ngayon wala pang update sa laban ni Errol Spence pero malaki ang posibilidad na matutuloy ang laban niya kontra Kit Turman. Ito ang isang laban na abangan natin sa 2023. Kung sino ang panalo, ito naman ang itatapat kay Terence Bud Crawford. So hanggang dito na lang muna ang mabilis ang update mga tol. Maraming salamat po.